Freedom is central teaching of the Bible. Mahalaga yung kalayaan. Kalayaan from Satan, kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa kaparusahan ng kasalanan, at marami pang iba. That's why longing for freedom is natural to man. Some of the greatest moves of humanity are to set themselves free. Mga pagkilos para lumaya sa mga nangaapi, sa mga sumasakop, sa mga invaders. These are some of the greatest moves of men. And individual moves may also entail trying to achieve freedom. Pagtakas mula sa mga bilangguan, pagtakas mula sa mga umaapi. Satan likes to dominate. Satan likes to enslave. But Jesus sets free. At sa pag-welcome po natin ng mga bagong opportunities sa buhay, mga bagong taon, mga bagong periods of our lives, gusto po natin bigyan ng emphasis ang concept of freedom. Because no amount of religiosity will cover up for lack of freedom. Kadalasan pa nga po, mas religyoso ang tao, mas nawawala ng freedom. Yung freedom na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil nagiging Diyos-Diyosan niya ang relihiyon, ang mga batas ng tao, ang mga nakaugalian. But Jesus sets free, and the people of the Lord must be free. Sa ating pamag-aaral ngayon, enjoy godly freedom, ang pamagat, be free from people. Be free from people. A very, very crucial element of spiritual freedom. How to be free from people? Paano nga po ba tayo makakalaya mula sa mga tao? Marami. But we're going to share a few facets of the truth today. First of all, do not be economically dependent on others. Hanggat kaya ng ating katawan, liban na lang tayo sobrang bata pa o sobrang matanda na o kaya ay may karamdaman, hindi tayo dapat umasa sa ibang tao para sa ating kakainin, para sa ating ikabubuhay, para sa ating mga pangangailangan. Kahit pa nga ang sinasabi nating tao na yon ay ating kamag-anak, anak, magulang, asawa. It's important to earn your own keep, to make money, and to keep money. Because you become a prisoner of the one who supports you. Hindi ka makakilos pagka suportado ka lang, lagi ka nakaasa, wala kang desisyon, kakain kayo kahit sa restaurant, hindi ka maka-order, sabihin sa'yo na magbabayad, anong gusto mo? Ikaw naman, ikaw, kung ano na lang yung gusto mo, kahit ano na lang dyan. Kumisang tuloy, naiinis pa lalo yung maglilibre dahil ang hirap-hirap mong tanongin, anong gusto mo? Kahit ano? Wala naman kahit ano dito. Ba't hindi mo padaliin ang buhay ko at sabihin mo kung anong gusto mo? Pero siyempre, yung walang pera, ayaw magsabi dahil baka mahal yung ma-order niya. Kung sobrang mura yung order niya, baka siya malugi dahil baka nakahanda yung maglilibre ng mas mahal. So sabi niya, bahala ka na. Kaya tuloy yung kagaganyan, mas nakakainisan patuloy nung maglilibre yung inililibre dahil humihirap yung buhay, ayaw masabi ko anong gusto. Ano bang gusto mo? Ewan, bahala. Yung pala kasi walang disposisyon dahil walang pera. Kaya pagka walang pera ang tao, siya ay nagiging bihag ng iba. Directly or indirectly. That's why Christians are taught by Scripture to work. Itinuturo, 6 days you shall labor. Pinagkakagulahan ng maraming relihiyon kung kailan yung day of rest, ang nakakalimutan yung 6 days you shall labor. At sinabi ni Paul, if anyone does not work, let him not eat. Yun naman kung kaya ng iyong katawan. Kaya mahirap ang ating bayan, isang may trabaho, anim na, sinusuportahan. Alam niyo po, sa bansang Amerika, kahit yung mga estudyante, kahit na tinutulungan ng magulang, nagpa-part-time job, nagsa-summer job, umiimbento na magagawa para magkaroon sila ng income. Hindi yung nakaasa lahat sa magulang, pati pagbili ng mga phone cards. No? Lahat na ng mga pati kaartehan at luho, sa magulang pa nakasakay, o sa ate, o sa kuyang nagtatrabaho. Ang atin pong mga kababayan na nasa abroad, hindi na makaahon-ahon, panayang dating ng mga sulat, mga drawing ng paa, mga kung ano-ano mga brand. Yung porma ng porma, mga kabataan, hindi naman kumikita. Hindi humanap ng mga part-time job, mga summer job. Kailangan, do not be economically dependent on others. Maging si Paul. Even when Paul was doing his missions, and he was fully entitled to the support of the church, nagtatrabaho pa rin siya para kumita. 2 Thessalonians chapter 3, verses 7 up to 8. For you yourselves know how you ought to follow our example.
Well, we were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling, so that we would not be a burden to any of you. Yan ang example ni Paul. Sabi, dapat yung tularan na aming halimbawa na kami nagtatrabaho araw at gabi para hindi kami maging pabigat sa sinuman, na hindi kami kumain ng pagkain di namin binayaran o we have never earned. Hindi yung libre lang ng libre, sakay lang ng sakay. Ito yung magandang teaching sa bawat isa sa atin, lalong-lalo sa mga pastors, sa mga leaders, Christian leaders. Na hindi ko mo Christian leader ka, iaasa mo na ang lahat sa iyong mga members, sila na lahat ang nag-isip ng panina lang ang parinig mo, para yatang mas mabilis kitang maipagpe-pray kung may kotse ako, sister. Para yatang ganito, parang ganyan. Puro parinig. Kaya tuloy nawawala ng dignity ang ministry. Kailangan gumagawa ng paraan. So, Christian, to be free from people, increase your resources to suit your desires. Or, scale down or decrease your desires to suit your resources. Mahalaga, kumikita. Do not be economically dependent on others. Kahit tayo mga magulang, habang kaya pa ng ating mga katawan, maghanap buhay tayo. Gumawa tayo ng paraan. Hindi ko napag-aral na natin lahat ng ating mga anak ay aasa na lang tayo sa abot at bigay at paano ko di kayo abutan. Paano ko nagkaroon kayo ng manugang na kuripot? Siyempre, 95% ng mga manugang kuripot sa biyanan, pero generous sa sarili niyang magulang. O sino ngayon ang nagko-control ng pitaka ng anak nyo, yung bang asawa o ano, ay paano ngayon kayo nakaasa na lang? Mahalaga na meron tayong mga sariling kayod para hindi tayo umaasa sa iba. Yan ay isang paraan para maging malaya ang tao. Ang Pilipinas, bakit hindi tayo masyadong malaya? Bakit meron tayong mga foreign policies na hindi natin ma-implement? Bakit pinupuntahan na ng ibang bayan yung iba nating pulo? So sabi natin, please, ipot-ipot lang if you don't mind. Hindi natin masabihin, lumayas kayo dyan. Eh kasi wala tayong lakas. Nawala na ang lahat ng pera ng gobyerno. Wala yata tayong baril o bala. Kaya wala man lang tayong lakas ng loob magpalayas ng mga nakikilagay sa ating mga pulo-pulo. Kasi hindi tayo financially independent. Wala tayong inatupag kundi mangutang sa Japan, sa Amerika, kung saan-saan. Kaya tuloy, walang boses-boses ang ating mga embassy sa kanila mga bayan. Lagi nilang nakikiusap. You know, beggars cannot be choosers. Kaya kailangan economically independent ang tao, economically independent ang isang bansa. Kaya dapat nating payamanin ang ating bayan, tangkilikin ang mga produkto ng ating bayan, para hindi tayo parang pulubi na lang laging nakikiusap sa iba. Wala kang boses pag wala kang pera. That's the truth. And because the Lord likes us to be free, we should be economically productive. How else can you be free from people? Do not covet what belongs to others. Obviously, you covet what belongs to others. Isa yan sa 10 utos. Huwag kang magnanasa na hindi sa'yo. Exodus chapter 20 talks about not coveting. So Exodus 20 verse 17. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Huwag kang magnanasa ng hindi sa'yo. Hindi ka kayang supilin, hindi ka kayang kontrolin kahit ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa hanggat hindi mo pinaghahangaran ang kanyang kayamanan. Subalit, pag nag-umpisa ka ng maghangad at maging interesado sa mga ari-arian ng iba, mag-uumpisa ka ng tumawa sa joke niyang hindi nakakatawa, mag-uumpisa ka ng magmanyanita sa kanya madaling araw, birthday niya nandun ka agad, yung nandiyan ka na na inaalagaan mo ang kanyang mga apo-apo kahit hindi cute. Kunwari, cute at cute-cute ng apong ito. Yung pala, nakakata-cute ang apo. Dahil, umaasa ka na matapunan ng konting pera, mabigyan ng konting trabaho, mabigyan ng konting pabor. Oras na naghangad kayo sa ari-arian ng iba, magiging nila kayong alipin. Pero kahit kayo mahirap, pero hindi kayo interesado sa kayamanan ng donya, nalaglagang kanyang singsing ang kanyang hika, wala kayong pakialam, taas na kayo sa buhay. Hindi kayo susunod-sunod. Yun lang interesado na maambunan, makakuha ng konti ang bubuntot-buntot, susunod-sunod. Kaya itinuturo sa atin sa Biblia na huwag magnasa ng hindi sa inyo. Because that is the way to keep yourself free. Isipin nyo ang lahat ng taong pinagtsatsagaan nyo dahil kahit ayaw nyo, di ba dahil meron kayong gustong mapala sa kanila?
Di ba dahil employer nyo sila, baka nyo kayo tanggalin sa trabaho? Kaya kahit hindi nyo sabihin, gustong sabihin, good morning, good morning. Nakaganyan ka ng nakaganyan? Kasi, umaasa tayo. So mahalaga, not to covet. And do not covet people's affection or attention. Oras na namamalimos ka na ng pag-ibig, alipin ka na. Kung di ba gusto, ayaw ba niya sa'yo, di wag. Mga, lalo mga young people, sino dito ang mga single pa? May I see your hands? Taas nyo at ikaway-kaway? Ha, itaas, itaas. Para makita na ibang single pa kayo. Yan. Meron ako sasabihin sa inyo, ha? Ready ba kayo makinig? Huwag kayong iibig sa hindi umiibig sa inyo. Pakatalino kayo sa buhay. Hindi yung kahit konting pagtingin. Namamalimos ka ng pag-ibig. Hindi ka na nga sitipot ng dalawang oras, nag-iintay ka pa na ikatatlong oras. Iniiwasan ka na nga, hahabol-habol ka pa. Bakit? Do not covet a love that is not being given to you so you will be free. And do not covet anybody's beauty or body. The moment na na-attract ka na sa isang tao, hinaghangaran mo na siya, alipin ka na niya. Luluhod ka na sa lupa, ahali ka na sa paa, kung ano-ano ng paggagawin mo, dahil naghahangad ka. Kaya itinuturo sa atin sa Biblia yung kontrolin ang ating mga paghahangad. Do not covet. Ano pa? How to be free? Do not be intimidated by position. Marami yan. Huwag kayong mai-intimidate dahil ang tao ay may mataas na ranggo. Kahit gano'ng kataas ang ranggo noon, gagamitin lang niya yon para kanya alilain at apihin. Gano'ng karami bang tao ang, ay general ito, ay presidente ito, ay gobernador ito, na nung makita mo ay nilingap ka at minahal ka, di ba't sa taas nga ng ranggo niya, nautusang katuloy. Do not be intimidated by position, even position ng edad. 1 Timothy 4:12, alam niyo po si Timothy, very young Christian worker and preacher. Sabi sa kanya ni Paul, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and purity. Huwag kang masisilong, huwag kang masisimi sa mas matatanda sa'yo. Igalang mo sila, bigyan mo sila ng respeto, pero di ko mo mas matanda ay mas tama. I-respect, igalang. Kasi tayo lalo sa Pilipinas, sobra na tayo pag mas matanda. O, ba't hindi ka naman kung tumanggi anak doon sa rapist? Matanda ho kasi eh. Igalang ang matanda. Yung sobra na, nagpapaapi na tayo dahil lang matanda siya. Kumisa sa mga magkakapatid, yung pangana, yung ate, yung kuya, abay, 70-80 anyos sa sila eh, sobra pa rin niyang manduhan yung mga kapatid niya. Akala mo mga 12 anyos at 13, samantala yung kapatid ay 70. Eh, kasi siya, 80. Ano pa ba naman ang alam ng 80 na hindi alam ng 70? Siyempre, kung ang kapatid mo, 1-year-old, ikaw 10, ang dami mong alam na hindi niya alam. 20 ka, siya'y 10, ang dami mo pa rin alam na hindi niya alam. 30 ka, siya'y 20, may alam ka pa rin na hindi niya alam. Pero kung ikay 40 at siya'y 30, ano pang alam mong di niya alam? Kung ikay 50 at 40 na siya, lalong dumikit na yon. At kung ikay 90 at siya'y 70, marami ka nang nalimutan. Nababaligtad na dapat yon. So, you know, yung matandang kapatid is not forever. Hindi ko naman matanda ka nung araw hanggang ang tatanda nyo, nakala mo ka pa kung sino, na yung iba hindi na magkaroon ng karapatan magsalita, hindi na magkaroon ng karapatan ng choice. Ang sabi, do not be intimidated by position, even by age. And I'm not teaching you to be rebellious. The Word of God says, do not let anyone look down on you just because you are young. Ang tinitingnan hindi edad, kundi ano ba yung laman ng utak mo, ano ba ang iyong pagkatao, ano ba ang iyong mga layunin sa buhay, para ka maging kagalang-galang. Do not be intimidated by that. Alam nyo tayo mga Pilipino, kaya ang dali-daling apihin eh. Sobra tayo agad na nagbibigay, basta't ay matanda ito. Nung araw, marami talaga ang mga matatanda, kagalang-galang. Pero hindi naman kung matanda, may pinagkatandaan na eh. Kaya kailangan sinusuri mo rin. Pero dapat tayo magalang, unless the person proves na hindi mo naman dapat pagtiwalaan. Ano pa? Do not be intimidated by possession. Kanina, position, pwesto sa lipunan. Ngayon, possession. Mga ari-arian. Bakit yung mga clerk, pagka ang dumadating mga donya, nagangapakwan ang mga hikaw, ina-entertain agad.
Pero subukan mo dyan sa mga security guard, mga clerk, mga receptionist na naka-duster ka, may kalikaliskis ng bangus ang iyong braso. Tapos sinabi mo pa, good morning, sir. Good morning, ma'am. Saan mo ba dito yung office ganun? Ay, doon na, urong. Ganun nagawin sa'yo ng gwardya. Pero subukan mo naka Mercedes-Benz ka, pa-ma-ma, ang iyong busina, nagkakandarapa, ping saludo pa sa'yo. Pero hindi naman siya binibigyan ni ano nung donya. Wala namang ibinibigay sa kanya. Nagmamadali pa ako mag-utos. Pero yung mahirap na nakikiusap, nagsusumamo, ayaw pansinin, bakit mas gusto mong maglingko doon sa nang-aapi sa'yo? Kasi you are intimidated by possession. Kaya sabi sa James 2:2-4, sa church pa ito, suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there, or sit there on the floor by my feet, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Sabi, pagka sobrang mong inestima yung mayaman at mabango at maganda ang baro at hindi mo inestima yung mukhang mahirap, hindi ba kasamaan yan? Pero human tendency, pag mas maganda ang baro, pagka mas mataas ang ilong, at saka pag mas arrogante, they get the service. Subukan mo maging polite sa mga despachadora. Ma'am, magkano ito? Hindi mo kaya yan. Mahal yan. Ganun agad ang sabi ng mga despachadora sa'yo. Pero pagkabihis na bihis ka, talaga nagkakadarapa sa paglilingkod. Pero at the end of the day, not the poor nor the rich client gave them a tip. Wala rin namang napala eh, yung nagpakanda ganyan dun sa mayayaman. Pero bakit ganun ang tendency ng tao? Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi umaasa. Baka mabigyan. O kaya baka kaibigan to ng may-ari, masabi man lang na magaling ako mag-serve. In other words, selfish pa rin yung motive. You serve the one who you think can give you better things in return. But what is real kindness? Real kindness, real goodness, is what you do to the person who cannot return your kindness. Yun ang tunay na kabutihan. Yung ginagawa sa taong hindi makapagsusukli ng ginawa mo sa kanya. Pero yung ginagawa mo dahil lang makakagawa ng mabuti, investment ang tawag doon. Hindi yun kabutihan. Sa James 2:6, sabi dito, but you have insulted the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Hindi naman lahat ng rich ang i-exploit. Ang dami ngang mabubuting rich. Pero ang sinasabi, sino ba mas nang-aapi sa inyo? Di ba yung mayaman, yung bang mahirap? Eh bakit mas maganda pakitungo nyo sa mayaman? Sino ba ang nag-exploit sa inyo? Di ba yung mayaman? Bakit polite na polite ka sa mayaman at sa kapwa mo mahirap eh hindi ka na polite? Yun ang sinasabi dito. Do not be intimidated by possession. Dahil hindi naman ibibigay sa'yo yun eh. Akala mo naman kung mabuti ka, ibibigay sa'yo. Do not be intimidated. Also, do not be intimidated by looks. Mga itsura. Lalo sa Pilipinas, pag medyo tisay-tisay ka na, medyo maraming peroxide ang yung buhok, no? You get the service. At medyo Inglesera ka ng konti. Yung pa-Ingles-Ingles ka. You get the service because of the terrible damage to our culture ng colonial mentality. Pagka nakapila ka doon, mag-ayos-ayos mo, ba may bumubunod sa isa pila, dinadala ka dito kayo. Kasi kamukha kayo ng mahal na beer. Matangos ang inyong ilong, dilawang inyong buhok. No? So ngayon, ang lahat ng taong gustong takasan yung pagiging api, iniiba ang itsura. Magpapa-nose lift, magpapa-skin peeling, magpapa-bleach, at magpapakulay ng buhok para maging kamukha rin na Santa Veronica so you get the service. Colonial mentality. Yung tinitingnan mong itsura, wow! Ang ganda-ganda ng baro. Pagka meron sa reception, maganda ang baro. Mami, kumusta po kayo? Pag may dumating naman nakadaser, inang, kumusta po kayo? So, ano ang difference pag inang at mami? Pag makinta bang baro, mami? Pag koto na lukot-lukot. Yung hindi lukot mayaman, yung lukot talaga, inang. Sabi sa Mark 12:38, as he taught, Jesus said, watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and be greeted in the marketplaces. Turo-turo na yun sa Biblia eh. Yung sobrang siming-simi ang tao sa magandang baro. So sabi ng iba, the best revenge is to dress up. Because you get the service. We have nothing against dressing up, ha?
Hindi natin tinutulog sa iyo, maganda magdamit, maganda nga, God is a God of beauty, maganda nga kung magaganda. Pero ang sinasabi, huwag naman tayong magja-judge ng tao kung anong itsura niya. At huwag niya nating itatrato, depende kung anong itsura niya. What else? Do not be intimidated by volume, by loudness. In many places, whoever barks the loudest gets the service. Dapat baligtad. You should punish those who bark too loud by paying attention to those who are polite and quiet. Pero nababaligtad, yung malakas magsisigaw, yun ang nakakakuha ng service. And do not be intimidated by what you call authority. Sobra tayo mga Pilipino na mag-defer to authority. Kaya tayo isang halos isang bayan ng mga hamak at mga alipin. Napakaganda na ating mga kaugalian to be polite, magagalangin. Pero kilalanin naman natin kung hanggang saan ang ibig sabihin ng galang at hanggang saan nag-uumpisa yung pagiging alipin na. Kailangan. Matuto tayo ng konting assertive behavior. Napakarami sa atin sobrang naaapi because we don't know how to assert ourselves, our freedom, our dignity as human beings. So, do not be intimidated. Ano pa ang paraan para tayo maging free so that we can be the people of God that God wants us and has designed us to be? Do not live for man's approval. Pag may ginagawa tayo, ginagawa ko ba ito dahil may audience ako? Marami pong tao dapat i-define kung sino audience. Yung ating sinasabing, sa kabayo ang hataw, sa kalabaw ang latay. Kung minsan may kausap tayo, may sinasabi tayo, pero hindi talaga para sa kanya, para sa isang taong nakakarinig. So hindi siya talaga ang kausap natin, ang tunay na audience natin, yun. Gusto ba natin ang approval ng nakikinig? Kahit na ma-disapprove tayo ng primary listener? Sino ang audience nyo sa inyong buhay? Pagbata pa tayo, tatay, nanay, look, tatay, nanay, nakakakit ako ng puno ng papaya. Look, nakakapag-drawing ako. May audience ka. Kaya kung minsan, ang laking kawalan yung naulila ka na eh, yung nawala ang magulang mo. Kahit kapag 50 anyos, 60 anyos, nawala ka na ng magulang, parang nawawala ka ng audience. Yung bang gusto mong ipakita sa kanya yung mga accomplishment, iuwi sa kanya yung mga tropeyo, yung ipakita sa kanya yung nakapagpatayo ka na ng bahay, na may kotse ka ngayon kahit hulugan, yung meron kang audience. Kasi yung approval niya, lagi mong hinahanap na siya'y matuwa sa'yo. But, to be free, do not live for man's approval. God's approval should be what we live for. Man's approval, if they approve of us, good. If they don't, that's too bad. So long as we seek God's approval and we live a godly life, we don't have to seek other people's approval. If they approve us in the process, na tayo talaga yun, natural yun, edi mabuti. Pero hindi nyo kailangan maging alipin ng iba para lang sila matuwa sa ating ginagawa. Galatians 1:10, sabi ni Paul, am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Yan ang malinaw na sinabi ni Paul. Kung ang laman pala ng utak ko ay kung paano magpa-impress sa tao, paano makuha ang approval ng tao, para ako magustuhan lang ng tao, I cannot serve God. Hindi ako pwede maglingkod. Kasi marami akong dapat sabihin, hindi ko masasabi, baka ma-offend ang tao. Marami akong dapat sawayin sa mga kasalanan, hindi ko masasaway, baka magalit sa akin. Marami akong hindi pwedeng gawin. Sabi, if I am trying to impress people and to please people, I cannot serve God. But do you know that when you really serve God, it all ends up that you also please people? But you please people whose pleasure is God's pleasure. But people whose pleasure is Satan's pleasure, they will be displeased with you. And in that case, you don't have to please them. Yun ang heart nitong verse na ito. Hindi kailangang i-please ang mga tao na ang pleasure ay yung papalayo sa atin sa Diyos. Na ang pleasure ay kabaligtaran ng pleasure ng Diyos, kaya hindi ka dapat man-pleaser. But we can please people who have godly taste, who have godly aspirations. It's all right. It's beautiful to please them. In our life, God's approval should be enough. Ang mahalaga, pag matutulog kayo sa gabi at nananalangin, makakaharap kayo sa Diyos, at alam nyo, meron kayong high approval rating ng Diyos. If people disapprove of you because God approves of you, well, that's too bad. Sorry, we both lose. They probably lose more. Pero hindi kailangan na i-displease ang Diyos para lang ma-please ang tao. Man's approval, if not enslaving to you, is all right. But if it is enslaving, kawawa naman tayo. So, do not live your life for the pleasure of others.
Maraming tao, pag na in love, nawawala na ng pagkatao. Nawawala ng identity, nawawala ng kasarinlan, kasi nabubuhay na lang para matupad yung kagustuhan ng kanyang minamahal. Pati kung anong ayos ng iyong buhok, papakailaman ng iyong loved one, kung anong korte ng iyong kilay, kulay ng iyong labi, at ikaw na ngayon, nawalan ka na ng pagkatao, sunod-sunuran ka na lang. Be free from people. Ikaw dapat ang lumaya. Hindi yung kapag umibig ka na, naging tau-tauhan ka na lang, kahit ayaw mo nitong ulam na to, laging yun ang kinakain mo kasi yun ang gusto ng partner mo. Bakit? Hindi ba kayo pwede magdalawang ulam para pareho kayong masaya? If you can afford it naman. Anong sabi ni Karen Carpenter? And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. Yan! Dapat ang mga sinasabi ng mga umiibig. No? Lalo mga kababaihan. Huwag kayong sunod-sunuran sa mga nobyo nyo. Na kung talagang mahal mo ako, patunayan mo tayo magbiglang liko. Ikaw nalang magkaliko-liko. Bakit ako magpapatunay? Di ikaw ang magpatunay sa akin na mahal mo ako, mahalin mo aking kinabukasan. Yun. Ano ka? Bakit ikaw magpapatunay? Nababaligtad kasi yung iba, nalilimutan nila kung sino sila, ano bang mahalaga. Kung iibigin lang kayo ng isang tao dahil sunod-sunuran kayo sa kanila, then hindi nila kayo gusto. Ang gusto rin nila, yung sarili nila, not kung sinusunod nyo yung sarili nila, nagugustuhan na rin kayo. Pero kung magiging kayo talagang kayo, hindi kayo gusto, di huwag na lang iyo yung iyo, akin yung akin. I'm free. Huwag kayong sunod-sunuran. Napakahalaga na you don't live only for the approval of others. O di ba, may nababalitaan pa tayo, nasasaktan, namamatay pa nga sa operating table dahil ipinapa-vacuum ang mga taba. O bakit? Para magandahan ang titingin. Eh ano ba kung parang haligi ng poste nila sa lambinti ko? Di ba? Pero para magandahan ka, pahihirapan ko ang sarili ko, I'm living for your approval. Ngayon, if I'm doing it for health reasons, because I want to be healthy, that's another thing. Pero alam nyo, ang isa sa mga pinakamalaking oppressors ng buhay ngayon, are you listening, church? Advertising. Huwag kayong makinig sa standards ng advertising dahil hindi kayo magiging totoong tao. Kasing payat kayo dapat ng Walis Ting Ting. Kasing lusog kayo dapat ni Captain Marvel. No? Dapat ganitong buhok nyo. Pagka nilalagyan ng suklay, dumudulas patungo sa sahig. E paano ang buhok nyo pag may pumasok na insekto, di na makalalabas ng buhay. Dahil hindi na makalabas sa kakulutan nyo. So ano kayo, pangit? Sino yung maganda yung straight hair? Sabi lang niya na makumpanya ng shampoo. Pag nakinig kayo ng nakinig sa sinasabi ng advertising, magiging kayong miserable. Pag ginawa nyo silang standard na lagi ang mga babae is 5'7", dapat pataas ang height. Paano na yung mga 4'2"? Wala nang kinabukasan? Lahat ang ngipin dapat kumukuti-kutitap. Paano kung ita kayo na puro nga-nga ang ngipin nyo? Pangit kayo? Sila lang ang maganda? Wow naman! So dapat nag-iisip tayo, don't be taken by advertising kasi nagtitinda yan ang produkto. Kahit yung mga modelo nila na ang gaganda sa picture, pag nakita yun sa totoong buhay, hindi ganun ang itsura nun. So huwag tayong masyadong makinig. Don't live by the standards of other people. When you live by the standards of God, that should be good enough. Sa mataba kayo eh, tabain talaga yung pamilya nyo, anong gagawin mo? Sa kayo ay mga pandak, ano ngayon? Basta may kaluluwa ka sa loob na yung katawan? Importante. No? Buti nga, hindi ka untog. Huwag na tayong magpakasangkapan dyan kasi nakaka-oppress ng ang dami-daming tao. Tingnan nyo, ang dami nasasaktan, namamatay dahil naaagawan ng cellphone, napapatay. Ba't may nangaagaw? Dahil ang dami-daming buyer, ang daming may gusto kasi walang kwenta ang buhay kung walang cellphone. Bakit naman nung araw nagpapausok-usok lang yung mga Indian, nagkakaintindihan na rin? At sa Pilipinas nung araw na ni Kuryo hindi mo maasahan, di mental telepathy. Oh, nagigipa tayong matatalas ang pakiramdam. Alam nyo ba nung araw kung paano mag-usap ang binata at dalaga nung turn of the century sa Pilipinas? Galaw ng mga pamaypay. At tiklop ng mga panyo, nagkaintindihan na wala pang phone card na binibili. So, huwag tayong masyadong magpadala sa ganitong mga uso-uso. So, huwag maging slave ng uso. Huwag maging slave ng trend. At kung gusto nyong talagang maging malaya from other people, do not seek elected positions. Do not seek popular positions kasi hindi kayo magiging malaya. That's why even in our church, we don't elect officers, we don't elect elders, we don't elect deacons. I appoint them all so that these people will not be beholden
to the congregation kasi magkakaroon ng politicking. Mamaya, sinusunod mo na yung kagustuhan ng iba kahit di sila tama. Kasi sila yung nagboboto-botohan. Walang boto-botohan dito. I don't believe in democracy in the church. It should be theocracy. Authority from above going below. Hindi below going up. Kasi ano yung kongregasyon? Pipili kayo ng mga elders o mga board. Yung board ngayon, pipili ng pastor. Eh ano yung pastor? Pipili ng Diyos? Kasi papataas. Yung mga elective positions na yan, yun ang dahilan. That's why ang dami-dami nating mga government officials, hindi sila makapagtrabahong mabuti. Paano mo palalayasin na squatter? Ang daming boto. Paano mo sila aayusin? For every square meter, may limang tao. Eh di hindi na baling, huwag ako iboto na taga Forbes Park, 3,000 square meter, dalawang tao lang. No? So, ipiplease ko na lang yung mga squatters. So, sige, magkalat kayo, magdumi kayo, hindi ko kayo papagalitan, tara, iboto nyo ko. Kaya nagkakaroon tayo ng bad governance. Hindi maayos-ayos ang problema sa mga jeepney kasi isang boat block yan eh, yung mga jeepney driver. Hindi maayos-ayos ang problema sa mga bus drivers kasi boboto sila. So, hindi pa ganun ka-mature ang society natin para maintindihan yung ibig sabihin ng responsible democracy. That's why it doesn't work in our country. That's why I don't want it in the church. Yung mga churches na may boto-botohan, ang daming intriga, ang daming politics. Because people in high positions will tend to please men and not God who is above. So mahalaga, nakikita natin yan, to be free. How else can we be free from people, Christians? Do not be afraid to be alone kung kailangan. Huwag kayong matakot manindiga mag-isa. Do not belong to the crowd at any price and at all costs. This is exemplified by the prophets. Naninindigan. Kahit isang tinig na nagsasalita, kinikritisize ang king, yung gobyerno, nagsasalita sila dahil yun ang tamang gawin. They are not joining a popularity contest, but they are voices of the Most High God. And the great men and women of the Bible have become great dahil sila'y naninindigan. Sa ating kultura, mahalaga ang pakisama, pero mas mahalaga tayong mga pagpapahalaga, at yun ay paninindigan. Lahat ng ating mga bayani, bayani ng kasaysayan, bayani ng mga mito, mga alamat, puro mga naninindigan. Mahalagang naninindigan ka. Hindi kasama ka ng crowd at any cost, at any price. And yet, there's another rule. You want to be free from people? Do not love too much. Sasabihin niyo, Christian ba yan? Yes. Because some people love other people too much that those people become idols. Masama ang may idols and idolatry. Nagtataka ba kayo kung bakit itong si Abraham matapos na kitanda-tanda na niya at pangakuan ng Lord na magkakaanak at nung nagkaanak at nung binatilyo na ang anak, kaisa-isang anak na tama ang sinabi ni Lord, i-offer mo si Isaac. Bakit kaya? Anong test kay Abraham yon? Pwede kaya na dahil sa katagalan niyang walang anak at sa pananabik sa anak ay naging idol na niya yung anak niya? Anak na lang ng anak ang inisip, yung mula sa umaga hanggang gabi tinitingnan. Diba? Bine-baby-baby, maaari kayang nakalimot siya ng konti sa Diyos at puro anak na lang. Kaya sabi ng Diyos, mabuti magkaroon tayo ng test ng faith, ha? Ay, i-offer mo siya. At si Abraham naman passed the test. Pero ba't kinailangan niyang dumaan sa test na yon? Is it possible that he was loving Isaac too much? That it is now getting to become possible that he would love Isaac more than he loved God? But God tolerates no rivals. Kung ayaw ninyo na may mahal kayo sa buhay, na alisin ang Panginoon dyan, huwag nyo silang mahalin ng higit sa pagmamahal nyo sa Diyos. Because God tolerates no rivals. Do not love people too much. Especially, kung nobyo nyo pa lang, at nobya nyo pa lang, don't love too much. Dahil hindi pa kayo nakakatiyak na yun na nga yung magiging asawa nyo, na ibigay nyo na ang lahat-lahat, ang nakaraan, kahapon at bukas at ngayon. Pagkatapos, iniwan-iwan kayo, naglalakad ngayon kayo sa Rojas Boulevard. Crispin. Basilio. Ang daming mga ganyan. Tinalikura lang ng nobya, nagbigti, nagpakamatay. Don't love people too much. Deuteronomy 6:5. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Nakita nyo, konti na lang natira sa nobya. God muna. Kasi pag mahal natin ang Diyos, mahal natin ang katuwiran, mahal natin ang katotohanan, mahal natin ang liwanag, napapabuti ang ating buhay. Pati pagmamahal natin sa kapwa-tao, napapalagay sa tama. Pero pag inuna niya yung tao,
kawawa naman kayo. Pag sobra kayo nagmamahal sa kapwa-tao nyo, kawawa naman kayo kasi lulungkot kayo sigurado. Una, pwede kayong iwan yan. Ang anak nyo mag-aasawa, hindi naman kayo kapartner niyan sa buhay. Yung asawa nyo, pwede rin kayong iwan, pumunta sa iba, or mahal na mahal kayo, tapat na tapat, pero namatay. Di nawala rin, iniwan din kayo. Kaya pag sobra ka nagmamahal sa tao, nang higit sa pagmamahal mo sa Diyos, humuhukay ka ng iyong sariling libingan, tumatahi ka ng sarili mong pangluksa, kasi lulungkot ka sigurado. Pero yung mamahalin mo ang Diyos above all, tapos mamahalin mo yung tao nang nasa lugar lang, tama lang, people come, people go, people born, are born, people die, people leave, people arrive. Meron kang emotion, nalulungkot ka, sumasaya ka, pero hindi sobra to the point na ikababaliw mo, na ikaw ay napapahanduso, ay nagkakawasak-wasak ka. Dahil meron ka pang isang number one love na hindi ka iniiwan, hindi ka pinapabayaan, hindi ka pinagtataksilan, and that is God. Kaya gusto niya. Sabi niya, love God with all your heart. Huwag yung tao. Kaya may kanta, put a little love away. No? Yung, huwag masyadong ilagay, huwag masyadong ibuhos. Alam niyo, napapansin ko sa mga Pilipina. No? Pilipina. Sige, mahirap pa ibigin. Pero oras na nahulog na loob, alipinin mo, atsayin mo, pagawan mo ng thesis, no? Yung alilain mo, love ka pa. Pagtaksilan mo, love ka pa. Nakawin mo yung kita niya, ibigay mo sa kinita mo, love ka pa. Bakit ganong sobrang umibig ang mga kababaihan sa bayan na ito? Kaya lagi na lamang na iiyak-iyak. No? Kaya dapat, put a little love away. Magtira kayo ng pag-ibig sa Diyos. Huwag niyong ibigay lahat sa tao. At magtira kayo ng pag-ibig sa sarili. Kasi kung hindi niyo na rin iniibigay inyong sarili, hindi na rin kayo kaibig-ibig. Yung wala na kayong dignity, wala na kayong sukat na igalang sa inyong kapwa, dahil sobrang na kayo nagpaka-aba-aba dahil sa inyong pag-ibig, hindi na rin kayo pinapahalagan kahit yung iniibig niyo eh. Kahit batuhin ka ng plato, ng estante, serve ka pa rin, mamaya bahay na yung ibabato sa'yo. Kasi hindi ka na igalang, kasi alam na kahit anong gawin sa'yo, busabusin ka, pwede. Kayo na mga nasaktan na sa pag-ibig, naintindihan niyo sinasabi ko. Yung kawawa naman kayo pag sobra kayong umiibig. Don't love too much. Don't be too emotional, mga dalaga. Ha? Huwag ihuhulog ang loob masyado. Konti lang. Ang asawa niyo na tsaka, pero number one pa rin ang Diyos. Kasi hindi naman kung mag-aranting asawa niyo, naliligaya na nga kayo. Tumingin-tingin nga kayo sa paligid niyo. Di ba? You don't have to look far. Tingnan niyo ang inyong mga tiya, ang inyong mga nanay, ang inyong mga ate. Hindi ba? Tingnan na lang may mga libing, may mga lamay, may mga kasalan, may reunion, bulong-bulong ang mga babae. Pinag-uusapan niyo kung paano sila pinagtataksilan ng mga asawa nila. Kawawa naman. Dahil ibinigay ang lahat-lahat. So, don't love people too much. Love them, but in a godly limitation. Love God above all. At magtitira sa sarili. Magtitira kayo. Huwag niyong ilagay lahat. And, gusto ko pa sana mga 15 pang points, pero tama na, isa na lang. Do not be too close to people. Be close enough, but far enough. Near enough, but far enough. Alam yan ng Diyos. Kaya nga pati magbiyanan, pinaglalayo ng konti. Anong utos ng Diyos? A man will leave his father and his mother and be united to his wife. In other words, huwag paghalu-haluin yan. Huwag pagsamasamahin kasi magulo. Near enough, but far enough. Dahil, familiarity breeds contempt. At ano pa, mga kapatid, pag sobra kayong close sa tao, kahit kaibigan nyo, hindi na kayo makapag-library nang hindi siya kasama, hindi na kayo ngayon makapag-mall nang hindi siya kasama, wala na kayong magawa nang hindi siya kasama, para na lang kayong adino, para na kayong hindi isang totoong tao. Hindi ganyan ang design ng Diyos para sa atin. Kailangan, meron tayong distance, pero meron din tayong closeness. Lahat sa tamang timpla. Kailan nyo nalalaman that you're already too close? Yung hindi na kayo makafunction, hindi na kayo mabuhay nang wala yung kapwa. Dahil nalilimutan nyo na kahit wala yon, nandiyan pa naman ang Diyos. Kaya kawawa ngayon, sobrang close eh. Paano pag wala ngayon, miss na miss mo na. Hirap na hirap ka na, balisang balisa ka na. Di hindi ka free. In other words, you are not a planet with your own orbit. You are only a satellite. Kung saan pumunta yung planeta, kasunod ka. Wala kang sariling mundo, wala kang sariling landas. That's not what God wants people to be.
Dapat meron kang sariling pagkatao. What is the message of Christ, brothers and sisters? Pag sinummarize natin, and if I were to choose just one word to describe the message of Christ, it is the word freedom. Pinapalaya ang tao. Pinapalaya ka mula sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, ng mga bisyo, ng kapangyarihan ng ating mga pagnanasa na nagiging slave dahil ng pagnanasa na yan. Pinapalaya tayo. So dapat tayo maging malaya. One of the greatest gifts of God, or probably the greatest gift of God next to life, is freedom. Being free is man's right. It is also man's duty to himself. Ang tanong, bilang Kristiyano, liban sa Diyos, meron pa bang ibang bumibihag sa inyo? Who conquers? Who imprisons? Who oppresses you? Tayo ba'y tau-tauhan, nakaasa lang sa ibang tao? We should declare freedom. Because that's one of the meanings of Christian freedom. Set yourself free from people. Keep yourself free from people. I'm not saying do not love, but do not love people more than what God teaches us. I'm not saying do not care and do not develop relationships. Yes, do that. But do not be dependent on people for your happiness. You can be happy in the company of people, but you should also learn to be happy being alone. Because you are never alone because God is with us. Na matutuwa tayo na may kasama sa mga moments, pero may mga moments din that we appreciate being alone. So we can gather ourselves, we can find and charter our compass, we can find our bearings, and we can find a serenity. Dapat hindi tayo slave ng sinuman. Dapat hindi natin pwedeng sabihin na, pag wala ka, paano na ako, hindi ako mabubuhay. Ginawa na natin siyang Diyos. That's already idolatrous. Dapat sabihin lang natin, you know, ang buhay ko, mas maganda kung wala ka, pero kung wala ka, pwede rin kasi nandiyan pa naman ang Diyos. Dapat ganun. At hindi kataksilan yan sa asawa, sa anak, sa magulang. Hindi. Yan lang ang tamang relasyon ng tao. Huwag natin gawing puon ang ating kapwa. Na dapat nagtitira rin sa sarili. A person that has no self-respect is not an interesting person, therefore is not a respectable person, therefore is not a lovable person. Kaya nakikita nyo yung mga martir, habang nagpapakamartir-martir, lalong dinudusta at inaape. Kasi, ina-advertise na pwede mo akong apihin dahil martir ako. Hindi ako naninindigan and I will never walk out of your life kahit mo ako gawing basahan. Yun ang mga ginagawang basahan. Ang tao nilikha sa wangis ng Diyos, dapat ang tao kagalang-galang. At para kaigalang ng kapwa, igalang mo muna ang iyong sarili. Para kapahalagahan ng iba, pahalagahan mo muna ang iyong sarili. Do not be a slave of anyone. Kung kayo sa inyong buhay na intimidate na nung araw ng isang tiya, ng isang tao, ng isang kapatid, pero ngayon, ang feeling nyo, sakal na sakal kayo, hindi nyo pa magawa ang gusto nyo, hindi naman masama yung gagawin nyo, basta yun lang ang gusto nyo. Pero lagi na lang gusto ng kapwa nyo ang nasusunod. I'm telling you, set yourself free. Huwag kayong ma-intimidate. Kung kailangan kausapin mo ang iyong kuya o ate, ate, matatanda na tayo lahat. Naging sunod-sunuran na ako sa inyong araw. Konti na lang buhay ang nalalabi sa buhay ko. Kaya bayaan mo ako na gusto ko na yung gawin ko, gagawin ko. Yung gawin mo, gawin mo. Set yourself free. It is your right and duty as a child of God. Let's bow before the Lord. At nais kong isipin ninyo, tayo ba'y alipin ng iba? Dependent ba tayo sa iba? Umaasa lang ba tayo? Be alone with God for a while. At hingin nyo ang karunungan mula sa Diyos kung paano makakalaya. Sino man yung taong parang kayo pinapaandar lang, pinapaikot, sunod-sunuran lang kayo, set yourself free. Hingin nyo sa Panginoon ngayon sa panalangin na yung taong yun mismo ay kausapin ng Diyos na tumulong at maging cooperative para kayo maging malaya. But you've got to do something so that you will be free. Freedom is never given to you on a silver platter. You have to earn it. You have to speak for it. You have to claim it. Claim it, Christians. It is the birthright of every child of God. Be alone with God for a while.